Ang pagkilala sa sarili ay isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, akala mo narating mo na, ngunit kinailangan mo pang lumayo. At minsan, ay kalimutan ang maliliit na bahagi ng iyong pagkatao. Mahilig din ako sa rock music, kulitan, at magpasaway. At ang mga trying hard sa buhay, tinatawanan ko. Ha? Huh? Uy, ang mga sosi. Kumakadid mo lang? May tabri naman ako ah. Uy, wait! Sabi ko na nga, may girly side din ako. Gusto ko rin yung tinitingala ako. Ina-idol, kahit jeep lang yung service namin. Picture, picture! Si Christian. Nakasama ko na sila. Ang mga good guys. Tumaas din yung grades ko noon kasi panay yung group study namin. Tsaka hilig namin ang kumanta. Yun lang kasi ang libangan ng mga to. Uy, si ate. Welcome po. Bakit nga ba ako nahiwalay sa kanila? Wala naman sigurong nangyari. Talaga lang sigurong hindi ako bagay dito. At pang may kulang. Ngayon. Nangangamba ako dahil sa pakikibagay ko. Parang may sinasantabi ang aking sarili. Ang gusto nila, gusto ko rin. Kung ano sila, hindi na ko. Nangangamba akong hindi ko na nakikilala ang aking sarili. Mabuti na lang, nandiyan siya. Hinahanap ko to. Yung pakiramdam na hindi ko kailangan magbago. Hindi kailangan maging iba. Bakit? Nasaan ba ako? Ito yung... Bakit nandito to? Makulit, pasaway, at tinatawanan ang mga trying hard. Pero sa totoo, naiinggit ako kasi ginagawa nila yung gusto nila. Hindi alintana ang sasabihin ng iba. Napilitan akong isipin na isang kahinaan ang pagiging babae at isang pribilehiyo ang pagiging wallflower. Pero lahat ay may kalayaan at lahat ay pantay-pantay. Bakit ba niloloko ko pa ang sarili ko? Gusto ko naman talaga ang group study at masaya akong tinutulungan ang iba.
Hindi naman kailangan makibagay at di rin dapat pigilan kung ano mang gusto mong gawin. Ang iba't ibang taong makakasalamuha mo sa paglalakbay ang magiging katuwang mo upang mas kilalanin ang iyong sarili. Hindi naman pala talaga ganun kamasalimuot. Kung sa hulit-huli ay matatagpuan mo rin ang iyong sarili, ang paglalakbay ay makabuluhan. Loving him is like